Ang daming mga kabayo ni Ayon, no? Yan yung aking ano, mga naipundar. Oo. Dito sa kanyang farm. Kaya. So, ngayon po ay iikot namin kayo sa dagat sa loob po ng mga kabundukan na ito. Nagdala tayo ng isang kabayan. Ay, wala pong lubid. Bitaw lang pala, no? Galing. So, nakaalpas lang yung mga kabayo. Nandito na po tayo ngayon sa tinatawag nilang karagatan na napapaligiran po ng kabundukan. At mula po dito sa lugar na ito, tayo po ay maglalakbay papunta sa kabila. At titingnan din po natin kung ano po yung mayroon dyan. At matadaanan din po natin mamaya yung mga isla na nasa loob mismo ng karagatan na napapaligiran po ng kabundukan. At alamin din natin kung totoo po yung sinasabi ng iba o may makikita ba tayo ng mga buwaya sa lugar na ito. Dahil ito pong lugar na ito ay sobrang napakalawak. At kung makikita nyo, pantay na pantay yung tubig dahil ito nga po ay napapaligiran ng kabundukan. Pero sobrang ganda at nakaka-amaze ang ganda nito. Mayroon pong mga bahay at yung isla na yan, kung nakikita nyo, parang siyang nasa dagat talaga. Pero yan po ay napapaligiran ng kabundukan. Nakakamangha, nakapagtataka, pero sobrang ganda. So yun yung mga kabahayan sa tabi. At kung mapapansin nyo, ang sasakyan namin ay walang katig. Pero, safe naman po. So, uurasan natin hanggang sa makarating tayo doon. At pagdating doon mamaya, ay babalik din tayo para malaman natin at maipakita sa inyo ang kagandahan po ng lugar na ito. So, dadaan tayo dyan kung mapapansin nyo parang may daanan o may kanal dyan sa gitna ng dalawang bundok na yan, ng dalawang isla na yan. So, dyan kami dadaan sa pinaka gitna. At kung mapapansin nyo po ay green na green yung mga punong kahoy dito. At walang may mga namumutol. Talagang inaalagaan nila, pinaprotektahan nila yung kanilang kapaligiran dito. Ito po ay sa looban ng Nauhan Lake na matatagpuan dito po sa Nauhan, Oriental Mindoro. So ayan po, may mga ibon na nakikita tayo at sobrang linaw ng tubig. Ayun naman yung kabilang isla, marami ding mga ibon na nagsisipag-liparan. So ibig sabihin, yung kanilang kalikasan dito ay talagang inaalagaan. Ayun o, ang daming mga nakatambay na ibon. Sa mga sunod nating video ay sikapin natin na makapunta sa mga isla na nandito mismo sa loob ng karagatan na napapaligiran ng mga kabundukan. Imposible, pero totoong totoo po. Ayun, kung mapapansin nyo, yun po yung mga bundok ng Victoria, Socorro at Pola at saka Nauhan. So, sobrang ganda ng lugar na ito. Sobrang nakaka-amaze. Kaya samahan nyo po kami sa ating paglalakbay at sana po itapusin nyo po yung video na to upang malaman natin kung ano po yung mayroon doon sa unahan. Dahil ang sabi nila mayroon pong isang napakalaking kanal
na doon po lumalabas ang tubig dagat papunta po sa labasan. So papasok po tayo doon mamaya sa isang kanal at excited na ako. So far naman ay wala pa naman tayong nakikita na buwaya. Ang nakikita lang natin kanina ay yung mga malalaking isda na tilapia, dalag at hito. So ngayon ay wala naman tayong nakikita na kung ano-ano pa mang mga nilalang dito po sa lawa na ito. So dyan may maya ay papasok tayo, kaya antabay lang. Kung mapapansin natin, parang pabilog talaga siya. Itong tubig na ito ay napapaligiran ng pabilog na kabundukan. At ito na nga, papasok na tayo sa mayroong kanal. So, kung mapapansin nyo, mayroon pong mga kakahuyan. Ayan na. Sobrang ganda talaga. Iniulit natin na ito po ay matatagpuan sa bayan po ng Nauhan, Oriental Mindoro, sa lahat po ng mga nagtatanong. At sa mga kaibigan po natin, kung kayo po ay nakaabot sa video na to, pasuyo naman po subscribe. At huwag pong kalimutang pindutin ang bell button para lagi kayong updated sa mga kakaibang video na aming ina-upload bawat araw. So ayan na. Ito na po yung sinasabi kong kanal kanina. Ayan po yung mga nakikita nyo ay mga water lily po yan. So ayan. Sobrang linaw ng tubig ngayon. Sabi nila kapag amihan daw ay kalmada dito. Pag amihan naman ay... hindi pala. Kapag amihan, kalmada dito. Kapag habagat naman, yun yung medyo malakas sa kanila. Kabaligtaran doon sa amin. Kapag amihan ay malakas at pag habagat, yun naman yung kalmada yung dagat doon. So, ito na po yung kanal na sinasabi natin. Yan po yung mga water lily at yan na po yung mga kakahuyan. May nakikita na po tayo mga kabahayan dyan po sa unahan. Sobrang ganda talaga ng lugar na ito. So dyan po sa unahan, yan na po yung daungan ng mga bangka na bumabiyahe mula doon sa pinagalingan natin kanina hanggang dito. So, ayan pong makikita nyo. May matadaanan tayo mga mangingisda at maraming mga ibon ang pumapatong lang sa mga water lily. So, ayan na po yung mga kabahayan. Pero, dyan po sa unahan ay tuloy-tuloy pa po yung kanal na yan. Yan po yung palabas mismo sa mismong dagat. So ito po yung pinaka kanal. So nandito na tayo. Ayan. Ang bilis ng bangka, oh. Yun, walang katig. Ito naman yung pabalik sa pinanggalingan natin, pero iikot tayo sa ibang parte pa rin ng lawa na ito para makita natin ang kagandahan ng lugar na ito. At kung mapapansin nyo ay medyo madilim dahil ngayon nga po ay umaga pa lang, maaga pa. Dahil sabi nga namin kapag nagpatanghali kami ay medyo mainit at hindi kami sigurado kanina sa pupuntahan namin ang lugar, buti nga lang at natunto namin to. At thanks God naman dahil maayos na nakarating kami sa lugar nito. Sobrang nakaka-amaze at ngayon lang ako nakakita ng ganito kalawak na masabi nating karagatan na napapaligiran po siya ng kabundukan. So palabas na tayo sa sinasabi nating kanal. So marami tayong mga nasasalubong na bangka. Pero yung bangka nila may katig. Yung sinasakyan namin ni Ayon ngayon ay walang katig. Kaya medyo maalon. Pero safe naman.
Astig talaga, oh. So yung bundok na yon, doon tayo nang galing kanina. Doon tayo babalik din na ngayon. Gusto lang namin maipakita sa inyo ang kagandahan ng lugar na ito. Wow, amazing talaga. So yun, know, meron tayong masasalubong na malaking bangka. So pabilog talaga siya na napapaligiran po ng mga kabundukan. So yan, medyo maalon. Yun. Munti ka na tayong mabasa. So kung nakikita nyo po yung dalawang isla na yon, doon sa unahan, doon tayo pupunta. Sobrang nakaka-relax pag nandito po kayo. Hindi nyo po akalain na ganito kaganda yung lugar na ito. So ayon po sa mga kwento-kwento, nung unang panahon daw po, ito pong lugar na to ay isang napakagandang syudad. Pero nung sumabog daw po yung bulkan, ay napalitan po ito ng tubig at napaligiran po ng mga bundok. Kaya yung tubig dito ay na-stack po sa loob. Pero may lagusan naman yung ipinakita natin na kanina. So yun po yung mga kwento-kwento ng mga matatanda nung unang panahon. Pero ganun pa man, kung totoo man yun o hindi, isa lang masabi natin, napakaganda ng lugar na ito. At dito po, marami po yung mga nabubuhay sa pamagitan po ng pangingisda. Dahil sagana po ang lugar na ito sa mga isda na tilapia, dalag, hito, at sobrang lalaki po ng mga isda dito. At mayroon din po mga hipon. So kanina mayroon tayong mga nakita na nangingisda. Mayroon tayong mga nadaanan. Sa mga kabundukan na yan na matataas, dyan kami umikot ni Ayon, galing tayo doon sa, o papunta tayo doon sa pinanggalingan natin na kanal, so doon sa may daungan. At yan yung matataas na bundok na yan, yun yung nakita namin na kanina. Kaya naman sana na pumunta dyan by motorbike. Pero sa ngalan nga na gusto namin makita ang kabuuan ng lake na ito, ay mas ginusto namin na mag-arkila ng bangka sa halagang 800 pesos. So balikan na po yun, maiikot mo na itong buong nauhan na lake. So yan na po yung isla kanina na dinaanan natin, yung ipinakita namin sa inyo kanina. Medyo madilim lang nga ngayon dahil makulimlim sa mga oras na ito, hindi po katulad na kanina.
So ayan po, malapit na po tayong dumaong sa Montelago Hot Spring. At sa mga hindi pa po nakapanood ng kumukulong tubig, umuusok na putik, ay puntahan lang po at hanapin dito po sa ating YouTube channel at mapapanood nyo po yung video na yon. At pasuyo naman po pa-share para mapanood po ng inyong pong mga kaibigan. Maraming salamat din nga pala ha, sa patuloy na tumatangkilik ng Mindoro Vinyls TV FB page. Dahil sa ngayon, tayo po ngayon ay mayroon ng 60,000 followers. Maraming salamat sa mga taga-Nauhan, Oriental Mindoro, sa mainit na pagtanggap. At syempre sa mga taga-Barangay Montelago, na kung saan doon po natin nabidyohan ito pong hot spring. So yan po yung natatanaw nyo po na yan. Yan na po yung mga hot spring. Kaya kung gusto nyo pong pumunta dito, ay welcome na welcome po kayo. Dahil sa ngayon, ito po talaga yung perfect time na pumunta pa kayo dito, dahil medyo kati. Kasi kapag umuulan, natatabunan din po yung hot spring ng tubig. Kaya po kung mapapansin nyo, yung umuusok po na yan. Marami po mga basher na hindi po naniniwala. Pero sabi ko nga, pumunta kayo dito sa Montelago para ma-witness nyo o masaksihan nyo ang umuusok na tubig at kumukulong tubig. Napakainit po. So ayun po, maraming salamat sa pagsama niyo po sa amin. Thank you so much. At God bless. Bye-bye po. So nakarating na po kami dito sa aming pupuntahan.